Bibili ako ng mangga ngayon para sa gelatin mamaya. Tutupo ko sa inyo. Let's go! May tatlong pisngi, ang tawag dito, pisngi ng mangga ako. So, 1.5 nung mango. So, hindi ko na sinama, syempre, yung buto. Kakainin na natin yan. Kukunin ko lang yung laman. Manipis yung ano nito, yung balat. Depende sa inyo kung gusto nyo ng maraming ano, mangoes sa gelatin. Ako lang kasi actually tatry ko lang to kasi plain gelatin lang ako lagi. Sira na yung food processor ko pero ginawa ng ano ng husband ko. Maabilida, diba? So, pupuree ko lang to. Hindi kailangan very durog. Gusto ko medyo may konti rin siyang buo-buo. Meron ako ditong dalawang box ng gulaman. I'm using this brand, yung Nora. So, white lang siya. Lalagyan ko na lang siya ng food color. Tapos, meron akong vanilla and evaporated milk. Depende sa inyo if you want cream or half and half o yun nga, yung evap lang. Evap. Evap. Okay, luto na. Ilalagay ko na tong dalawang packets ng gulaman. Yung sa regular po na box, nakalagay is 410 ml of water per box or per packet. Pero, maglalagay kasi ako ng mangoes, tapos may evap pa ako. So, gusto ko kasi yung hindi soft masyado yung aking gelatin na lalabas. Yung una ko kasing nagawa dati, malambot dahil nga marami pa ako nilagay. So, hindi ko pinost po yung video yon. Para sa akin, okay na yon, pero I want it better. Tapos, hindi kasi ako naglagay ng food color. So, parang hindi maganda masyado yung color niya. Although, yung gumamit pa ako ng yellow powder gelatin, ha? Or the gulaman. So, halo ko na to. Sayang. Halo ko muna. Medyo ni-stir ko kasi yung gelatin kanina para madurog-durog na siya. I will add mga ayun na naman. Gusto talaga niya. Ginamit ko na to before, pero nakatakip pala. Konti lang, mga 1/4 teaspoon to 1/2. Kasi hindi to ano ah, depende po sa ano nyo, food color. Hindi siya masyadong makulay yung binili ko. Medyo cheap lang yung food color na bili ko sa kasi yung pati brand niya ewan ko ah. And then lalagyan ko na rin siya ng about a teaspoon of vanilla. Pasensya na po, nanginginig yung kamay ko.
Doon sa nakakaalam, ulitin ko lang, this is because of my inhaler. And 1 cup of evaporated milk or milk. Ayan, baka kulang na naman yung gelatin ko kapag nagkaganito. Tapos, turn on the heat or fire to low to medium po. Hindi pa ako nag-a-add ng sugar because kapag medyo well combined na siya and well heated, that's the time that I will taste it. Depende doon kung gusto ko siya maglagay ng sugar or for now talaga, hindi ako maglalagay sugar. I will be adding Splenda or any artificial sweetener po. So, okay na siya. Well heated. Mga 5 to 10 minutes. Tapos, medyo thicken na siya. So, alam mong mas okay na siya na pwede nang ilagay sa mold. I have here a square pan. This is a non-stick pan. Uy, eksakto. Yan. Tapos, let this cool. Hindi ko muna siya gagalawin dahil mainit pa yung tiyak. I-pop nyo lang yung parang bubbles. Kung sa bahay naman yan, wala namang problema lalo dyan. Diba? Or kung i-invert nyo siya, lalong walang problema dyan kasi sa ibabaw lang naman yan. Yan. So, pag cool na yan, itatago ko sa fridge and then bukas na yung taste test. See you tomorrow! Hindi na ako nakapaghintay ng kinabukasan kasi tumigas na yung aking gelatin. Props! Kaya titikman ko na. Actually, dinukot ko na. Ayan ang butas. Laki daw. Hindi yan malaki. Kain tayo. Ito the best na kasi nung una kong ginawa talaga tong videong to, malambot pa po yung ano, yung gelatin. So, hindi ko talaga in-upload yung video. So, ito na. Napakasarap. Kasi gumamit pa tayo ng fresh mangoes. Tapos, wala po ako sugar nilagay dito. Or artificial sweetener. Kasi nga, matamis na yung mangoes. E diba, naano ko kasi summer ngayon dyan sa Philippines. Marami daw mangga ngayon dyan. So, pwedeng-pwede nyong gawin to para sa mga anak nyo, sa buong pamilya nyo, or pang potluck nyo. Bawal pala nga palang lumabas-labas. Ay, sa amin yon. Hindi ko alam dyan sa ibang lugar. Anyways, thank you for watching me dito sa vlog na to at sa iba pang vlogs. Please continue supporting Easy Cooking with Irene. Marami pa akong isashare sa inyo ng mga cooking tutorials or mga travels namin. Basta may food yon lagi. Isisingit ko kasi ang aking vlog ay about cooking. Thank you for, please don't forget, nag-thank you na pala ako eh. Don't forget to like, share, and comment kung mahilig kayo sa gelatin, kung anong dessert na gusto nyo or gusto nyong gawin sa mangoes. And click the bell para po ma-notify namin kayo sa mga susunod na videos. Ayun. Smooth.
Mubula yung asawa ko, sabi, subscribe daw. Kaya, mag-subscribe kayo. Bye! Thank you!